walang choice yung katawan natin, nangihina na siya, eh, siyempre doon siya kukuha ng source of energy sa natitira mong fats, sa mga stored fats. Kaya siya natutunaw yung mga fats niyo at kaya kayo pumapaya. Hello, Kaarte. Today is August 26. Lulutuin ko is yung mga leftover na meron akong pritong isda, 3 pirasong pritong isda. Kaso lang, alam kong gugutumin ako kung yun lang ang kakainin ko kasi divorce na nga kami ni Rice. So ang gagawin ko, dagdagan natin siya ng gulay. Gulay na leftover na mga gulay na i-level up natin siya. Samahan niyo akong magluto and then of course, samahan niyo na rin akong kumain. Itong si damit na ito is S ito. C? Nasuot ko na si S. Hindi ko talaga to siya kasya last 2 months ago. Tingnan mo, meron na siyang allowance. Nung hindi pa ako nag-diet, hindi magkasya sa akin yung S size. And then ito guys, ito siya. Dito yan dati. As in, ganyan siya. Ito yung tamang sukat na nakakakilos ka. Alam mo to, ito parang tahi niya, dapat dito, hindi yung nandito. Kasi pag nandito na siya, ibig sabihin, yung damit na yon ay hindi fit sa'yo. Ito si S, 2 months ago, hindi ko siya masusuot. Dahil pag iganyan ko na yung, for example, may kukunin ako, parang ganun. Parang tumutunog na siya. So ngayon, nasuot ko na siya and hindi na ako nahihirapan magsuot, parang hindi sa pilitan. And then itaas ko man yung kamay ko, is hindi na siya yung parang hapit na hapit talaga. And then dito sa may kilikili power ko, ay ano na siya, meron na siyang allowance. Although kulang pa rin siya. Ngayon, ang share ko sa inyo yung, kasi marami sa atin, ano na naman kakainin ko, nakakatamad naman tong low carb na to, nakakatamad naman tong diet na to, ang hirap ko, ano na naman yung kakainin ko. No, wag kayong ganyan. Mas gastos pa nga sila kaysa sa'yo. Isipin mo, 5 times a day, 4 times a day, 3 times a day yung kain nila, samantalang ikaw, once, twice a day lang. Alam nyo ba, pag nasanay na yung kyan nyo at na-adapt nyo yung diet na ito, minsan nga, ang bilis mo nang mabusog. Kahit kukunti lang kinain nyo. Marami ng satsat. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung lulutuin ko ngayon na halos lahat ay leftover na may gulay. I-level up lang natin siya para maging healthy at masarap. Okay? Si toge, leftover siya. Si mushroom, 3 eggs. Ito, leftover din ito. Nakaslice na siya. Lagyan natin siya ng parmesan cheese, Himalayan salt, mayonnaise. O si almond milk. Nahugasan ko na si mushroom. Hihiwain natin siya ng manipis. Kung gusto nyo, buo. Depende sa inyo. Ang importante, maluto. Itong si toge, gawin ko siyang baliliitan ko siya. Ayan. So, nagprito ako ng isda kanina. So, ito yung gagamitin natin yung mantik. Bawasan lang natin siya ng konti kasi marami masyado. Sa pamamagitan ng ganyan, ganyan lang ako magbawas ng mantika, guys. Ito ay kitchen paper, ba? So, sisip-sipin niya yung mantika. Huwag na huwag sunugin yung butter para yung lilinlinlinlam malalasahan niyo talaga. Yan, ilagay na natin si mushroom and then si toge. Gusto ko siya maluto agad. Ayan. Habang inaantay nating maluto si mushroom at saka si toge, ay babatihin na natin si egg. Yan natin siya ng parmesan cheese. Maalat si cheese, alam nyo yan, kaya dahan-dahan din sa paglagay. Almond milk. Tansya-tansya lang din. Lagay din ako ng mayonnaise. Siguro mga 1 tablespoon. Or Himalayan salt. Itong si sibuyas. Ilagay ko siya lahat. And then, bati. Si mayonnaise at saka si cheese ay nakakadagdag siya ng pagpa-fluffy ng inyong egg. Yung mga pinaglalagay ko dito, guys, kung wala naman kayo niyan lahat, it's okay. Kung ano lang yung meron. As I've said, huwag niyong stressin yung sarili niyo na yun ang dahilan na mawawalan kayong ganang ipagpatuloy niyo yung pagda-diet. Alam kong luto na yan dahil inakpan ko siya. Lagyan natin siya ng pepper. Ilalagay na natin si egg mixture. Okay, wala nang maraming arte-arte. Go ahead, ayan na. Ayan guys. Pan ko siya. Mga 3 to 5 minutes. Tignan natin. Baliktarin natin. Ayan.
Oh, luto na yan. Kaya hindi siya nag-firm, yung parang nagdidikit talaga. Kasi marami akong gulay na nilagay. Sabi ko kanina, meron tayong tatlong isda na pinrito ko. Dahil ako ay Pilipino, hindi mawawala sa akin yung sausawa na may kamatis. Hihiwain natin si kamatis. O kahit hindi nyo nahiwain yan, pwede nyo yung kagatin yung buo yan. Okay lang yan. Yung ginamit kong toyo is from Kikkoman. Yung carb niya is 1.9 gram. Ugaliing magbasa dito sa likod. Dahil dyan yung nakikita kung gaano kataas yung carb. So, konting toyo. Si carb ang kalaban natin, ha? Si carb, hindi si fats. Si carb. Si suka, mas maganda guys kung meron kayong ganito. Yung mga latak na yan nakikita nyo, hindi yan sira. It's normal yan. This is organic. So, kung wala kayong apple cider vinegar, maghanap na lang kayo ng ibang suka dyan. Tingnan mo nga yung carb niya, oh, 0.1 gram lang. Tapos yung calorie niya, napaka-kunti lang, every 15 ml. Tingnan na natin sa itlog. Pwede na siyang lantakan. Ito na ang ating scrambled egg with veggies. Ready na ang ating scrambled egg with leftover veggies. Okay? Kainin natin si scrambled egg, yung tatlong isda, sasawa natin. Kakain na tayo, but before that, inumin ko muna yung aking food supplement. Good for 2 months. Gandang tandem itong dalawa, DHC, collagen, and vitamin C. 6 tablets a day. May nakapagsabi sa akin na yung kape daw na malamig ay yung ang medyo malakas yung power niya, magiging hyper ka. So malamig na kape ang gagamitin ko. Mag-ingat kayo sa pagbili ng kape, gaya ang sinabi ko, ugaliin, magbasa sa likod. Yung carb lang nito is 0.8, hindi nyo makikita, malayo yung camera. Totoo lang, gutom na ako. Gutom na ako, isipin nyo na 20 hours tayong walang kain. Ito si kape, yung malamig. Ito yung ginamit kong sweetener. Ito kasi yung mura. Ito yung mura. Yung carb niya is, nakita niya, 0.6 grams lang. The rest is 0000 na. Tansya lang. Tansya. And then, maglalagay ako ng creamier. Nagugutom na ako. Lagay lang ako sa kanya ng ice. Nakapatong na naman ang aking paa. Pasensya na. Kakain tayo. Naghugas na ako ng kamay. Unahin natin si scrambled egg natin na merong mga level up. Oh my goodness. Guys, masarap siya. Hindi sa gutom ako. Masarap talaga siya. Sarap. Ganyan siya karami. Ito yung niluto ko kanina. Of course, kung partneran mo siya ng kanin, mabubusog ka talaga, di ba? So, dahil divorce na kami ni kanin, at kung ito lang ang kakainin ako, sigurado ako na magugutom ako kaagad. After 2 hours, gutom na siguro ako. So, kaya ko dinagdagan siya ng ganito. Mabubusog na kayo nito, guys. Kaya ang gagawin nyo, damihan nyo ang inyong ulam. Bali, yung ulam at kanin ay iisa na. Okay? Masarap. Sa mga gustong magtanong kung magkano o kung ano mang mga detalye na gusto nyong malaman, meron akong nilagay sa baba. Doon kayo magmensahe sa akin. Pumaya talaga ako, guys, as in. Kung pinapanood nyo ang aking mga past videos o yung lumang-luma ako pang video na mukha kong ewan. Ang layo ng size ko ngayon. Kakainin natin si isda. Magkakamay ako, ha. Pasensya na. Magkakamay talaga ako pag ganito may sasawan. Sarap. Ulitin ko, ha. Pwede kayong kumain ng karne araw-araw. Mas maganda kung maraming taba. Nagtaka kayo kung bakit sinabi ko mas maganda maraming taba. Kasi yung diet na ito, high fat, moderate protein, and low carb. Si carb at saka si fats, kung ipagsama natin yon, doon tayo magkakaroon ng maraming sakit. Ngayon,
Tanggalin natin si carb dahil ayaw ko kay carb dahil lulubo ako. Pag tinanggal mo si carb, si fat lang ang kakainin mo, hindi ka lulubo. Gusto ko magtanggal ng taba, magbabawas ako ng taba. Bakit puro high fats ang kakainin ko? Dahil po, ang kukunin ng source of energy ng iyong katawan ay si fats na. Kung wala kayong ilalagay na carb sa inyong katawan, walang choice yung katawan natin, nangihina na siya, eh, siyempre doon siya kukuha ng source of energy sa natitira mong fats, sa mga stored fats. Kaya siya natutunaw yung mga fast niyo at kaya kayo guys, kumapay. Guys, pag sinabing fasting. Okay? Pag sinabing oras ng kain. Pag oras ng pagkain, gusto kong kumain ng ice cream. Wala akong makitang low carb na ice cream. Meron, alam ko meron. So, ang gagawin ko, dahil gusto ko nagkikrave ako ng matamis, bibili ako ng frozen na berries. Blueberries, strawberries, and avocado. Kukuha lang ako ng konti, i-blender ko siya. Kung wala kayong blender, pitpitin nyo. Lagyan nyo ng sugar. Of course, yung sugar na low carb also, na-approve siya sa mga nagda-diet. And then, lagyan nyo ng all-purpose cream. Pero, kakainin nyo lang yun sa oras ng kainan. Hindi yung kakain kayo ng fasting nyo pa. May mga nagsasabi, ang bagal ng baba ng timbang ko. Huwag kayo nakafocus sa timbang. Kasi minsan water weight lang yon. Mag-focus kayo sa inyong mga damit, kung lumawang, sa inyong bra, kung naging laylay na, sa inyong panty na hindi na nalulukot doon sa tiyan banda, sa may puson banda, kasi usually ganun ang nangyayari. Doon kayo mag-focus at saka sa mga damit nyo. Huwag kayong mag-focus sa timbang. Ganyan ako dati. Parang sira lang. Araw-araw nagtimbang. Sabi ko, bakit pa ayaw niya bumaba nung timbang ko? Which is wrong. Kasi water weight lang pala yun. Of course, tulungan nyo na rin yung sarili nyo na huwag na talaga kayong kumain ng mga kung ano mga anik-anik niya na siya yung dahilan na nakakapagbagal ng pag-lose ng ating weight, na nakakapagbagal ng pagbaba, pagtunaw ng ating mga katabaan. Yan lang muna yung vlog ko for today.